Pwede bang mag-deposit ng pera at tseke sa PNB Bank kahit hindi ka account holder? Inutusan ka ba ng nanay mo, ng kapitbahay, ng kamag-anak mo na mag-deposit sa banko pero hindi mo alam ang gagawin? Guys, tapusin mo ang video na to hanggang dulo at siguradong matututo ka at confident ka lang pumunta sa banko para mag-deposit. Yes guys, pwedeng-pwede kang mag-deposit ng pera or cheque sa banko kahit hindi ikaw ang account holder. Una, pumunta sa pinakamalapit na branch ng PNB. Pangalawa, huwag kalimutang magsuot ng face mask. Pangatlo, lumapit sa guard na naka-duty at sabihin kung anong transaction ang gagawin sa banko para bigyan kanya ng number or letter kung ikaw ay senior citizen, buntis, or may kapansanan. Maghintay po muna sa labas pag hindi pa po tinatawag ng guard ang iyong number. Pag tinawag na po ng guard ang iyong number, ay pumasok lamang po sa loob ng banko at may makikita kang corner na kung saan nakalagay lahat ng forms. So guys, kung magde-deposit ka, ito yung form or deposit slip ang kukunin mo. Bale, 2 piraso siya. Yung isa is kulay white at saka yung isa is kulay yellow. So, yung white is para sa banko at saka yung yellow is mapupunta sa'yo pag natapos na yung transaction mo. So, guys, ang unang gagawin mo ay susulat mo yung pecha or date kung kailan ka inutusan na magde-deposit. And then, ilagay nyo po kung ano yung account name. So, example lang po yan, guys. Ilalagay ko yung pangalan ko. And then, next is yung account number. Sample lang po yung account number, guys, ha. Hindi po yung ano. So, 12 digits po dapat yung account number. So, check nyo po yung peso sign at saka yung cash kung yung inutos sa'yo ay magde-deposit ng pera. So, isulat nyo lang po yung breakdown kung ano-ano po yung mga i-deposit nyo. At huwag nyo pong kakalimutang ilagay yung total cash deposit. Yan guys, mapapansin nyo sa baba may nakasulat na, if you are not the account holder, please provide the information below. So, susundan nyo lang po yung gagawin ko. So, panoorin nyo lang po. Guys, nakisuyo ako sa aking tita Marites. So, nilagay niya po ang kanyang pangalan. And then, yung contact number. Yung purpose. And then, yung valid ID, guys, is yung number mo po, yung ilalagay po, ang ilalagay dun. And then, next is yung relationship, ayan, relatives. And then, citizenship. And then, huwag pong kakalimutan, pirmahan. So, yan na, guys. Tapos na nating i-fill out yung deposit slip. So, ready na po siyang ibigay sa teller pag natawag na po yung number mo. So, next naman guys is paano naman kung cheque ang ipapadeposit sa'yo. So guys, ganito po ang gawin natin ha. Isulat mo yung date kung kailan ka inutusan mag-deposit. Ang susunod naman is yung account name niya. And next is yung account number. Guys, sample lang lahat po yan ha. And sundan nyo lang po yan. And then, isusunod is yung i-check mo yung peso sign and then yung check. Huwag mo din kalimutan guys kung ilang number o ilang piraso yung cheque na i-deposit mo at saka yung total check deposit. So yan guys, panoorin nyo lang po. So yan na guys, ganyan lang po yung gagawin nyo. Isulat nyo po yung pangalan, yung contact number, yung purpose, valid ID, number po ng ID nyo po, yung ilalagay nyo po dyan, tapos relationship, citizenship, at huwag kakalimutan yung pirma. So yan guys, tapos na nating i-fill out ang deposit slip para sa cash at para sa cheque. Sana guys, nasundan nyo ang tutorial natin for today, at huwag pong kalimutang i-subscribe ang aking channel. Papindot na rin po yung likes if nagustuhan niyo po ang aking tutorial for today. At kung meron po kayong tanong or gustong video or tutorial na ipagawa, mag-comment lang po kayo dyan sa baba. At
Guys, baka pwede namang pa-share ang video na to para sa mga iba pang hindi marunong mag-deposit ng pera or cheque. Because sharing is caring. Thank you for watching, guys. Bye!